Manalangin po tayo. Banal at mahabagi naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Nagpapasalamat po kami na tinulungan niyo kaming matanggap ang kaligtasan at maunawaan ang dakilang biyaya ng Diyos. Ang mundo ay mas lalong umiingay at napupuno ng kasamaan. Ito ay tunay na mapanganib na mundo na hindi namin nalalaman kung ano ang mangyayari sa isang araw. Kami po ay may hina at may mga kakulangan. Kung wala ang biyaya at tulong ng Diyos, kami ay mauhulog sa sanlibutan. Pakiusap, hawakan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong mahabaging mga kamay. Ingatan niyo po kami at gabayan sa pamamagitan ng inyong salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Upang kami makapamuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos na walang anumang ikinahihiya. Sa mga iglesia sa buong bansa, sa maraming iglesia sa buong mundo, at sa lahat ng brothers and sisters na nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng may hirap na sitwasyon. Hawakan niyo po sila sa pamamagitan ng inyong biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang buong tapang silang magpatotoo sa Ebanghelyo sa kabila ng mga kahirapan at pagdurusa. Tulungan niyo po silang makapagbigay ng kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng pag-akay sa maraming nawawalang kaluluwa patungo sa Panginoon. Sa lahat ng ministro na nangangaral ng salita, puspusin niyo po sila ng karunungan, salita, at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hawakan niyo rin po ang mga may sakit at may hina, at bigyan sila ng kalakasan. Panginoon na nagbibigay sa amin ng mga salita na aming kinakailangan, at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Patnubayan niyo po kami upang mas lalo pa naming maunawaan ang salita ng Diyos. Ang inyong mga plano at kalooban na nais ninyong ihayag sa oras na ito. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Parang wala nang bakanteng upuan kung titingnan, pero may ilan pang mga bakanteng upuan sa gilid ng middle floor. Kaya pakiguide pong mabuti. Buksan po natin ang Biblia sa Santiago chapter 4. Santiago chapter 4. Santiago chapter 4 verse 13 hanggang 17. Babasahin ko po Santiago chapter 4 verse 13. Hali kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganoong bayan at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Salip ay dapat ninyong sabihin, kung luloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kaya ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Sa biyaya ng Diyos, ay tagumpay po nating natapos ang winter retreat. Isang linggo na ang lumipas mula nang salubungin natin ang bagong taon. Hindi ko alam kung gaano karaming oras na lang ang natitira sa atin. Tila hindi na ganoon kahaba. Ang muling pagdating ng Panginoon ay napakalapit na at nakatitiyak tayo dito. Ngayon, sa panahon na mayroon pa tayo, napaka-importanteng pag-isipan kung paano tayo dapat namumuhay sa mundo. Gaya na nga nasabi ko noong nakaraang winter retreat, mula sa kaligtasan hanggang sa pagtayo sa harapan ng Panginoon,
Ang dahilan kung bakit nabubuhay tayo sa mundo ay hindi para sa kasalukuyan, kundi para sa walang hanggan. Para sa walang hanggang kaluwalhatian at gantimpala na matatanggap sa langit. Ito ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga, ang pamumuhay Kristiyano natin ay talagang napakahalaga. Pagdating ng Panginoon, ihahayag kung paano tayo nabuhay sa mundo. At hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa. Siyempre, ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay binayaran na doon sa krus. Ngunit ang mga ligtas na Kristiyano ay tatayo sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan. Maging mabuti man o masama, tayo ay tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo. Pagkatapos maligtas, kaya habang nabubuhay sa katawang ito, kung tayo ba'y naging mabuti o masama? Hindi moralidad na mabuti o masama ang binabanggit ito. Ang mabuti ay ang mabuhay para sa Diyos, at ang masama ay ang mabuhay para sa ating sarili. Ang mabuti ay ang mamuhay ayon sa Espiritu Santo, at ang masama ay ang mamuhay ayon sa ating laman. Kaya mabuti o masama, ayon sa kung namumuhay ba tayo o hindi, ayon sa kalooban ng Diyos, yun ang mabuti o masama. Ito ang sinasabi sa atin ng Biblia. Kaya ang taong ito ay mahalagang oras na ibinigay sa atin. Sa oras na ito, nais kong pag-isipan natin kung paano natin dapat gamitin ang natitira nating oras o buhay na ibinibigay ng Diyos. Kaya napagpasyahan ko na ang pamagat ng paksaan natin ngayon ay ang plano ng tao at ang kalooban ng Diyos. Sa pangunahing talata na ating binasa, hali kayo ngayon. Ito ay salita na gumigising sa ating puso. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganoong bayan at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Ang sulat na ito ay naisulat noong 1st century. At noon ay mayroong kasabihan, lahat ng kalsada ay patungong Roma. Ang Roma ay nasa sentro ng mundo at maraming bagong lungsod ang naitatag sa North Africa. Kaya't maraming tao ang naglalakbay sa iba't ibang lungsod upang mangalakal at kumita. Sila'y pabalik-balik at naglalakbay. Subalit, maging ang mga Kristiyano ay nakikibahagi din sa ganitong klase ng negosyo. At sa halip na Christian life, mas pinag-iisipan nila kung paano sila kikita ng pera. Mas interesado sila sa kanilang kabuhayan. Ito ang kanilang inuuna. Dahil dito, ang sulat na ito ay ibinigay bilang isang babala. Sa halip na buhay pananampalataya, mas pinagtutuunan nila ng pansin yung pagkita ng pera. Kung paano sila kikita ng pera. At sa halip na gawin ang gawain ng Diyos, iniisip nila kung paano mabibigyan ng kasiyahan ang kanilang laman. Ngayon, ang mga talatang ito hindi ito nagsasabi na ang mga Kristiyano ay hindi pwedeng magnegosyo, mangalakal o kumita. Hindi yan ang sinasabi dito. Hindi nito sinasabi na bawal magnegosyo. Siyempre, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, kailangan natin ang mga material na bagay. Kailangan nating magtrabaho at kumita ng pera. Hindi masama ang magkaroon ng mga material na bagay. Subalit, ang mga ito ay
pamamaraan lamang upang tayo'y mabuhay. Hindi ito ang tunay na layunin, umithiin sa buhay ng Kristiyano. Ang layunin ng Kristiyano ay ang gawin ang kalooban ng Diyos. Ang gawin ang banal na gawain ng Diyos. Yan ang layunin natin bilang Kristiyano. Gayunpaman, mayroong ilang mananampalataya na mas interesado sa mga bagay na makamundo. Sa mga bagay na makalaman. Gumagawa sila ng plano. At ginagawa nila kung ano ang kanilang gusto. Sa halip na gawin ang gawain ng Diyos, ang ginagawa nila ay ang mga bagay na walang saysay. Kaya dahil dito, mayroong pagsaway sa aklat ni Santiago. Ang mga salitang ito ay epektibo pa rin hanggang ngayon. Ang mga hindi ligtas na tao, ang iniisip lang nila ay kung paano sila kikita ng maraming pera, kung paano sila kakain ng maayos at mamumuhay ng maayos. Ito ang lagi nilang iniisip sa araw at gabi. Subalit, naiba tayong mga Kristiyano. Ang ating pansin ay nasa pagtupad sa kalooban ng Diyos at pakikilahok sa gawain ng Diyos. Gayunpaman, sa Filipos chapter 2 verse 21, pinagsisikapan nilang lahat ang para sa sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Sa sinaunang iglesia, marami ang nagsusumika para sa kanilang sariling kapakanan, hindi mga bagay ni Kristo. May mga taong naging abala sa kanilang sariling gawain at hindi interesado sa gawain ng Diyos. Yan ang sinasabi dito sa Filipos. Sa ngayon, gumagawa tayo ng mga plano para sa isang taon, 10 taon, o para sa ating natitirang buhay. Subalit, dapat nating pag-isipang mabuti kung ang lahat ba ng mga planong ito ay para sa ating sariling kapakanan o para sa kaluwalhatian ng Diyos. Itong ating katawan, para mabuhay, ay kailangan nating gumawa ng iba't ibang trabaho. Ngunit ang mga ito ay paraan lamang. Hindi ito dapat maging layunin sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya sinasabi ng Biblia na ang lahat ng plano na ginagawa natin para sa ating sarili ay walang kabuluhan. Sa verse 13, ngayon, ubukas, pupunta kami sa ganito o ganoong bayan at kami mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. Plano man para sa 1 taon, 3 taon o 10 taon, sa verse 14, gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo may isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Pwede tayong gumawa ng plano para sa 1 taon, 3 taon o 10 taon. Subalit, hindi natin nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ang buhay natin sa harap ng Diyos sa isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa Kawikaan chapter 27 verse 1, huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Ito ay katotohanan. Hindi natin nalalaman kung ano ang mangyayari bukas. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari pagkaraan ng ilang minuto. Pwedeng sa umaga ay umalis na malusog. At pagbalik sa gabi ay isa ng bangkay. Maraming hindi inaasahang pangyayari ang nangyayari ng biglaan na siyang kumikitil ng hindi mabilang na buhay.
Nabubuhay tayo sa isang mapanganib na mundo. Kaya nga, ano ba ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2, sinabi ni Solomon, "Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, ang lahat ay walang kabuluhan." Si Solomon ay binigyan ng Diyos ng karunungan at tinamasa niya ang lahat ng bagay na ibinigay ng Diyos. Subalit, naunawaan niya sa bandang huli na ang lahat ay walang kabuluhan. Sa English, ay vanity. Ibig sabihin ay walang kabuluhan. Dumating tayo sa mundong ito na walang dala at aalis na walang dala. Ang buong buhay natin ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito'y madaling lumipas at tayo'y nawawala. Ganyan ang sinabi sa Awit chapter 90 verse 10, di ba? Kaya sa mga awit, 39 verse 5, sinabi ni David, "Narito, ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal, at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay." Sinabi ito ni David pagkatapos itatag ang pinag-isang kaharian ng Israel. Nang siya ay nasa maluwalhating posisyon, binanggit niya ang tungkol sa buhay. Si Napoleon ay nagsabi, "Walang salitang imposible sa aking diksyonary," sabi niya. Gusto niyang sakupin ang buong mundo, ngunit natalo siya sa Battle of Waterloo at ipinatapon siya sa isla ng St. Helena. Doon sinabi niya, "Nabigo ako. Maraming tao ang nangako ng katapatan sa akin, ngunit sa huli ay tinalikuran nila akong lahat." Ang taong nagsabi na walang salitang imposible sa aking diksyonary ay natagpuan ng kanyang sarili na walang kapangyarihan sa harapan ng kamatayan. May isa pa siyang sikat na salitang sinabi. Sabi niya, "Jesus na taga Nazareth, ikaw ang nagwagi." Maging sa lugar ng digmaan, nagdadala si Napoleon ng maraming aklat sa kanyang karawahe. Nagbabasa siya bago matulog. Ang isa sa mga huling aklat na kanyang binasa ay itong Biblia. Hindi tiyak ang lawak ng katotohanang naunawaan niya sa Biblia. Ngunit sinabi niya, "Jesus na namatay sa krus, ikaw ang nagwagi. Gaano ba karaming tao ang nagmamahal sa iyo na handa silang magbuwis ng kanilang buhay?" Yan yung sabi niya. Gayunpaman, ang haring si David, nang oras na yon, siya ang pinaka makapangyarihang hari. Ngunit kanyang sinabi, "Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan, at kung ano ang sukat ng aking mga araw, ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay." Sinabi pa niya, "Narito, ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal, sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay." Kung maglalagay ka ng langgam sa ibabaw ng iyong palad, gagapang ito ng kaunti at pagkatapos ay mahuhulog. Ang mga araw ng aking buhay ay gayon kaikli sa harapan ng Diyos. Tunay na bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Kahit sa pinakamalakas natin, isang hininga lamang. Sa Lucas chapter 12, may isang mayamang dalaki na nagsabi, "Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka." Sa pananaw ng mundo, isa na siyang matagumpay na tao. Nais niya na magpakasasa na lang sa buhay. Kumain, uminom, at magsaya. Gayunpaman, sinabi ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?"
Makikita dito ang kahangalan ng tao ito. Nabigo siyang isaalang-alang ang kawalan ng katiyakan sa buhay. Sa Ecclesiastes chapter 2 verse 2, sinabi ni Solomon, "Aking sinabi tungkol sa halakhak, ito'y kalukuhan, at sa kasayahan, anong halaga nito? Ang lahat ay walang kabuluhan. Tayo ay tumatawa at nagsasaya, subalit ang lahat ng ito'y parang panaginip na maglalaho din." Sir Ernest Hemingway, na nagsulat ng aklat na The Old Man and the Sea, marahil ay pamilyar kayo sa kwentong ito. Ito ang itinuturing na pinakamahusay niyang gawa. Tumanggap ito ng Pulitzer Prize. Kung babasahin mo ito, tila napakasimple at hindi interesante. Ito'y tungkol sa isang matandang lalaki na mag-isang nakatira sa tabi ng dagat. At ang pangarap niya ay makahuli ng isang malaking isda. Kaya't sumakay siya sa isang maliit na bangka, pumunta sa malayo at nakahuli ng isang malaking isda. At habang hinihilan niya ito pabalik sa pampang, maring naisip niya, natupad na ang pangarap ko. Gayunpaman, hindi nagtakal, dumating ang mga pating at nagsimulang kainin ang isda. Kaya nga walang humpay na nakipaglaban siya gamit ang sagwan hanggang sa bumagsak siya sa pagod. Sa huli, nang mahilan niya ang isda sa pampang, buto na lang ang natira. Ganyan din ang buhay. Ang mga tao ay nagsusumikap ng husto upang makuha ang mga bagay na pinapangarap nila. Ngunit sa huli, wala naman silang madadala. Ganyan na bubuhay ang mga tao. Ang tanong, narito ba tayo sa mundo upang magkamit ng mga ganitong bagay? Ginagawa ng mga tao ang lahat upang makamit ang gusto nila. Gayunpaman, sa huli, wala silang madadala. Sa Lucas chapter 12 verse 15, sinabi, "Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian." Ang mga tao ay may ganitong kasakiman sa kanilang puso. Paano ako kikita ng maraming pera? Paano aasenso ang buhay ko sa mundo? Sinasabing ang kasakimang ito ay dapat alisin, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Ang layunin ng tao ay hindi magkaroon ng kasaganahan ng kayamanan. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan at maglalaho din. May kantang ganito, "Tulad ng babae sa balon, naghanap ako ng mga walang kabuluhang bagay." Marami. Maraming tao sa mundo ang naghahanap ng mga bagay na walang saysay. Oo, maraming tao ang nabubuhay para sa mga walang kabuluhang bagay. Ito ay parang sinusubukang hawakan ng hangin. Ngunit sa Awit 33, tingnan natin saglit. Awit 33. Verse 10. Awit 33, verse 10. Babasahin ko po. "Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Kanyang binibigo ang mga panukala ng mga bayan. Ang payo ng Panginoon kailanman ay nananatili, ang mga iniisip ng kanyang puso sa lahat ng salindahi." Ang payo ng mga bansa, ang mga tao sa mundo ay gumagawa ng plano. Nais nilang tuparin ang sarili nilang kalooban. Ngunit gaya ng sinabi rito, dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Kanyang binibigo ang mga panukala ng mga bayan. Pinawawalang bisa ng Diyos ang mga hangarin at pangarap ng mga bansa. Sa likuran ng lahat ng mga bagay sa mundong ito,
Tinutupad ng Diyos ang kanyang sariling layunin at plano. Tinutupad ng Diyos ang kanyang sariling layunin at plano. Subalit ang mga tao, gumagawa sila ng sarili nilang panukala at sinisikap nilang makamit ito. Ngunit dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Gayunpaman, ang payo ng Panginoon kailanman ay nananatili. Payo ng Panginoon, ito ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ang mangyayari. Ang mga iniisip ng kanyang puso sa lahat ng salinlahi, iniisip, ibig sabihin ay ang gusto ng Diyos. Sa Genesis chapter 1, verse 27, nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. At sa huli ay nilikha niya ang tao ayon sa larawan ng Diyos. Ito'y upang matupad ang kanyang layunin at plano sa pamamagitan ng tao. Ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, hindi upang kumain at mabuhay para sa laman. Kung para lang doon, ang tao ay walang pinagkaiba sa hayop. Ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ito ay para sa banal na plano ng Diyos. Kaya nga, para sa layunin ng Diyos, tayo ay ipinanganak at nabubuhay sa mundong ito. Sa Mateo chapter 6 verse 10, masunod nawa ang kalooban mo. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ang kalooban ng Diyos ay napagpasyahan na sa langit. Kaya nga masunod nawa ang kalooban mo sa lupa. Sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ng mga ligtas na tao. Ang mga hindi ligtas ay walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang sarili nilang plano. At gusto nilang gawin ang gusto nila. Gayunpaman, naligtas tayo at naunawaan natin na walang kabuluhan ang mga bagay sa mundo. Kaya nga, nais nating tuparin ang plano ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit iniligtas tayo. Para sa layunin ng Diyos. Nabubuhay tayo upang tuparin ang banal na kalooban ng Diyos. Sa Juan chapter 6 verse 40, ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kalooban ng Diyos na matanggap ng tao ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At kalooban ng Diyos na bawat naligtas ay ipangaral ang Ebanghelyo upang maligtas ang marami pang tao. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Silong ng langit, dito sa mundo. Ang Diyos ay mayroong kalooban na gustong tuparin. Ano ang kalooban ng Diyos? Ito ang ihanda ang mga tao upang makapasok sa walang hanggang langit. Para sa banal na layuning ito, isinugo ng Diyos si Jesus sa mundo upang mamatay doon sa krus at tanggapin ang sumpa at hatol na dapat ay sa atin. Tinubos niya ang mga kasalanan minsan magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sino mang makaunawa at manampalataya sa biyaya ng Diyos ay binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus na kapag naipangaral na ang Ebanghelyo sa buong mundo at kapag naihanda na ang mga taong pupunta sa langit, ang kasaysayan ng tao ay magwawakas. Sa Mateo chapter 24 verse 14, ang magandang balita ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig. Pagkatapos, darating ang wakas. Naligtas tayo dito sa dulo ng silangan. Nakarating na sa atin ang Ebanghelyo na nagsimula sa Jerusalem. Tiyak na nabubuhay na tayo sa mga huling araw na itinakda ng Diyos. At sa Ecclesiastes 3:14, nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang ginagawa ng Diyos ay hindi bagay na pansamantala o panandalian. Ang ginagawa niya
ay mananatili magpakailanman. Kaya nga, ang layunin ng Diyos ay makalaya ang mga tao mula sa pagkakahulog sa kasalanan. Isinakatuparan ng Diyos ang gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. At nais ng Diyos na ihanda ang mga ligtas na taong papasok sa langit. Ang mga Kristiyano ay iniligtas para sa plano ng Diyos. Ngayong ligtas na tayo, nabubuhay tayo upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit narito pa tayo sa mundo. Dapat na maging malinaw sa atin ito. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa. Kaya nga ngayon, ang layunin ng Diyos, ito ang dapat na maging layunin natin. Mayroon tayong buhay ng Diyos at pag-asa na makapasok sa kaharian ng langit. Kaya ang kanyang kalooban ay dapat na maging kalooban natin. Ang kanyang layunin ay dapat na maging layunin natin. Sa Santiago chapter 4, verse 15 at 16, sa halip ay dapat ninyong sabihin kung loloobin ng Panginoon. Kaya kung loloobin ng Diyos, tayo ay mabubuhay o mamamatay. Kung loloobin niya, ay dapat nating gawin ito o iyon. Kung loloobin ng Diyos na huwag mong gawin, hindi mo dapat gawin kahit na gusto mo. At dapat nating gawin ang gusto niyang gawin natin. At sinabi rin, subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Ang anumang plano na hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay masama. Ang mga Kristiyano ay nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mabuhay man sila o mamatay, anuman ang kanilang ginagawa. Sinabi niya na anumang hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay pagmamalaki at masama. Sa Juan chapter 4 verse 34, nang si Jesus ay pagod na, siya ay nauhaw at nagutom pagkatapos maglakbay ng malayo. Ang mga alagad ay pumunta sa lungsod, bumili ng pagkain at dinala kay Jesus. At kanilang sinabi, Rabay, kumain ka. Subalit sinabi ni Jesus, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Nang si Jesus ay gutom na gutom at uhaw na uhaw, sa halip na isipin ang pagkain, inisip niya ang kalooban ng Ama. Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin, tapusin ang kanyang gawain. Si Jesus na nasa loob natin ay nagsasabi sa atin ng parehong bagay. Ang kalooban niya ay dapat na maging kalooban natin. Ang ninanais niya ay dapat na maging ninanais natin. Sa Juan chapter 6, verse 38 hanggang 40, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Paulit-ulit, si Jesus ay hindi pumarito upang gawin ang sarili niyang kalooban, kundi ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. Upang tuparin ang kalooban ng Diyos, si Jesus ay namatay sa krus. At sumunod tayo sa kalooban ng Diyos at natanggap natin ang kaligtasan. Tinanggap natin ang kaligtasan, kaya natural lang na sumunod tayo sa Kanyang kalooban. Bago natin natanggap ang kaligtasan, gaya tayo ng mga tao sa sanlibutan. Sa Efeso chapter 2, verse 3 at 4, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at pag-iisip, at tayo'y katutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng iba. Kaya bago tayo naligtas, tayo ay gaya ng mga tao sa mundong ito. Sinusunod ang mga pagnanasa ng laman. Ginagawa ang mga nais ng laman at pag-iisip.
Subalit ngayon, nang tayo'y maligtas, tinutupad natin ang kalooban ng Ama. Ito na ang layunin natin sa buhay. Ang kalooban ng Diyos ay naging ating kalooban. At ninanais natin na isakatuparan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan natin. Sa unang Pedro, chapter 4, verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon, sa masasabang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman. Ngayon, pagkatapos matanggap ang kaligtasan, ang nalalabing panahon ng ating buhay ay hindi natin dapat gamitin sa pagsunod sa mga pagnanasa ng laman. Sa halip, dapat tayong mabuhay para sa kalooban ng Diyos. Ang natitira nating araw ay hindi na marami. Kaya paano natin dapat gugulin ang natitira nating buhay? Para ba sa masamang pagnanasa ng mga tao? Hindi. Kaya sa Efeso, chapter 5, huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Paano ba natin dapat gugulin ang oras na mayroon tayo ngayon? Napaka-importante nito. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon. Dapat nating unawain ang kalooban ng Diyos at gawin ang kalooban iyon sa maiksing buhay na mayroon tayo. Sa Awit 37, verse 23, ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang mga lakad. Ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag. Mula nang maligtas tayo, Diyos ang nagtatatag kung paano tayo dapat lumakad. At nasisiyahan siya habang pinapatnubayan tayo sa ating mga lakad. Sa mga Awit 32, verse 8, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mula na walang unawa, na ang gayak ay may busal at pamingkaw upang sila'y pigilin, na kung wala ito, sila'y hindi lalapit sa iyo. Kaya aking ipapaalam at ituro sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Ito ang dahilan kung bakit nasa atin ang Biblia. Ilawan sa aking mga paang salita mo at liwanag sa landas ko. Pagkatapos maligtas, itinuturo sa atin ang Biblia kung paano tayo dapat mabuhay. At kailangan nating magpatuloy na lumakad sa daan ito. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Sa tuwing nag-aaral tayo ng Biblia, itinuturo sa atin ang daan na dapat nating lakaran. At pinagmamasdan niya tayo kung lumalakad ba tayo sa daan ito. Sa mga araw na ito, mayroong CCTV kahit na saan. Binabantayan ang kilos ng bawat tao sa kalsada, sa building, at nakikita nito kung may ginagawa tayong mali. Gaya nito, pinagmamasdan ng Diyos ang bawat kilos natin. Nakikita niya ang bawat iniisip natin. Alam niya ang iniisip natin. Alam niya kung sino ang pinahalagahan natin. Alam niya kung paano tayo namumuhay. Siya'y nakatitig sa atin. Sabi rito, huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mula na walang unawa. Ang kabayo o mula, baka, itong mga hayop, ang layunin nila ay pagsilbihan ang mga tao ng mabuti. Sabi rito, ang kabayo ay nilalagyan ng busal. Alam nyo ba kung paano ito ginagawa? Nilalagyan ng bakal sa bibig. Pinapakagat ng ganito, parang ganito.
Pwede mong isipin, oh, pwede mo sira ang ipin. Siyempre, alam ng Diyos na lalagyan ng bakal ang kanilang bibig. Kaya sa simula pa lang, naglagay na siya ng bakanteng lugar sa bibig na walang ipin. Kaya pwedeng kagatin ng kabayo ang busal. Ang baka naman ay nilalagyan ng pamingkaw sa ilong para kapag hinila, ay susunod sila. Kaya nga, kung wala itong busal o pamingkaw, hindi sila lalapit sa iyo. Hindi sila lalapit sa iyo. Ang mensahe nito ay kusang loob na sumunod upang huwag lagyan ng busal at pamingkaw na gaya ng kabayo o mula na walang unawa. Kung ang Kristiyano ay sumusuway, sila ay lalagyan ng busal at pamingkaw. Sila ay masakit na itutuwid at hihilahin. Naintindihan niyo po? Huwag kayong magmatigas na gaya ng kabayo o mula na walang unawa. Sa halip ay maging masunurin. Natural lamang para sa atin na iniligtas sa biyaya ng Diyos na sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Kung hindi, ang Diyos ay magagalit sa atin. Kaya tayo mga ligtas na Kristiyano, paano ba tayo dapat mabuhay sa natitira nating buhay? Mabubuhay ka pa ba para sa iyong sariling kalooban at tutuparin ang sarili mong plano at gusto? Ginagabayan ang mga Kristiyano kung paano sila dapat mamuhay. Ang Biblia ang detalyadong nagtuturo sa atin. Tingnan natin sa mga kawikaan. Kawikaan, chapter 16, verse 9. Kawikaan, chapter 16, verse 9. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ang puso ng tao ay nagpapanukala ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nangangasiwa sa kanyang mga hakbang. Ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan. Oo, pwede tayong magplano, ngunit ang Panginoon ang mangangasiwa sa mga hakbang. Pwede na ang plano mo ay pumunta rito, pero ang plano ng Diyos ay dito. Mahalaga na huwag kang lumaban. Kung hindi ka susunod sa Kanya, tulad ng isang hayop na hindi nakikinig sa utos ng tao at hinahagupit ng marahas upang sumunod, may haharapin kang mga hamon. Ngayon, tingnan natin sa Kawikaan, chapter 19. Kawikaan, chapter 19, verse 21. Basahin natin ang sabay-sabay. Sa puso ng isang tao ang panukala'y marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Mga brothers and sisters, maaaring sa taong ito ay mayroon kayong mga plano na gagawin ito at ito. At hindi lang para sa taong ito, para din sa mga sunod na taon ay maaaring may plano. Pero ang tanong, para kanino ang plano mo? Para saan ang mga plano mo? Marami tayong plano. Ngunit ang layunin ng Panginoon ang mananatili. Ang layunin ng Panginoon ang mananatili. Kaya nga ang plano natin ay dapat na tugma sa plano ng Diyos. Kung magkagayon, tayo ay gagabayan, pagpapalain at tutulungan ng Diyos. Ang mga hindi ligtas na tao ay nabubuhay sa sarili nilang pagnanasa at hinahayaan lang sila ng Diyos. Sa ngayon, kahit si Satanas ay pinapahintulutan ng Diyos na gawin ang gusto niya, di ba? Sa Job 21, bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Sa mundong ito, ang masasamang tao ay namumuhay ng masagana at dumarami ang kanilang ari-arian. Kanilang ginugugol ang kanilang mga araw sa kayamanan at sa isang iglap ay bumababa sa libingan. Hindi magtatagal, impyerno ang bagsak nila.
Kaya hinahayaan lang sila ng Diyos. Ngunit, hindi pinapahintulutan ng Diyos ang mga ligtas na mamuhay ayon sa gusto nila. Didisiplinahin niya tayo ng isa o dalawang beses kung hindi tayo makikinig. At kung patuloy na susuway, papatayin tayo ng Diyos. Kaya sa 1 Corinto chapter 5 verse 5, ibigay ang gayong tao kay Satanas para sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang spirito ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Tiyak na hindi mapapahamak ang spirito ng isang taong ligtas. Hindi na mapapahamak. Ngunit kung hindi sila magsisisi sa mga mali nilang ginagawa, ay pwede silang patayin ng Diyos. Naligtas tayo. At pagkatapos ng kaligtasan, napakahalaga ng oras na mayroon tayo. Bakit? Kasi hindi na ito para sa mga walang kabuluhang bagay ng mundo, kundi para na sa banal na kalooban ng Diyos. Para sa walang hanggang kaluwalhatian. Kaya isipin niyo kung gaano kahalaga ang buhay natin. Kaya dapat nating pag-isipan kung paano tayo dapat mabuhay. Pero isipin din natin, paano kung mamamatay ako ngayong araw? Dapat ay para sa kalooban ng Diyos. Mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Sa Roma 14, verse 7, sapagkat walang sino man sa atin na mga ligtas ang nabubuhay para sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay para sa kanyang sarili. Tama. Kung nabubuhay para sa sarili at namamatay para sa sarili, ito ay malaking kontradiksyon. Sumasalungat ito sa layunin ng pagliligtas sa atin. Kung nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay, sa Panginoon tayo'y namamatay. Ang mga handang mamatay para sa Panginoon ay mabubuhay ng tama para sa Panginoon. Pagkatapos nating maligtas, ang ating katawan at ang ating kaluluwa ay hindi na sa atin, kundi sa Panginoon na. Kaya wala tayong kalayaan na mabuhay para sa ating sarili at wala tayong karapatan na mamatay para sa ating sarili. Kaya yamang ninanais ng Diyos na matupad ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng ating buhay, yun ang ninanais ng Diyos. Matupad ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng ating buhay, yun din ang dapat na naisin natin. Tingnan natin sa Job 23. Job 23. Verse 10. Basahin natin ng sabay-sabay. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Alam niya. Mayroong nagsabi, napakaraming tao sa mundo. Paano mababantayan lahat ng Diyos? Iniisip niya na dahil hindi niya kaya, ay hindi rin kaya ng Diyos. Paano daw mababantayan ng Diyos ang lahat ng mga tao? Hindi lang kilos natin ang alam ng Diyos. Sinusuri din niya ang ating puso't pag-iisip. Binibilang ng Diyos ang lahat ng bituin sa langit at tinatawag niya silang lahat sa pangalan. Walang bagay na hindi lingid sa Diyos. Sa Mateo 10:30, maging ang mga buhok sa aking ulo ay bilang na lahat. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Sinusubok niya ako. Kahit naligtas na tayo, mayroon pa rin dating likas sa loob natin. Ang ating panloob na pagkatao ay nalulugod sa salita ng Diyos. Ito ang sinasabi sa Roma chapter 7.
Ngunit sa loob ko ay mayroong dating likas na nakikipaglaban sa bago. Sinabi ni Apostol Pablo, nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipaglaban sa kautusan ng aking pag-iisip. Kahabag-habag na tao ako. Nais nating mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit mayroong dating likas na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Kapag ang ligtas na tao ay nakikinig sa salita ng Diyos, sinasabi niya, oo, tama yan. Dapat akong mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Anong aking isusukli sa biyaya ng Diyos? Mabubuhay ako para sa Panginoon. Mamamatay ako para sa Panginoon. May ganito tayong puso bilang ligtas na tao. Pero paglabas ng church, pagbaba sa hagdan, kailangan ko ba talagang mamuhay ayon sa salita? Ligtas man ako, hindi na ako pupunta sa impyerno. Mahirap ang sitwasyon ko ngayon, maintindihan naman siguro ng Diyos. Marami siyang palusot at dahilan. At kapag nakakita siya ng magandang sasakyan, sana mayroon din ako niyan. Kapag nakakita ng magandang damit, magkano kaya yan? At napupunta ang isip natin sa mga walang kabuluhang bagay na ito. Tayong mga ligtas, ang iniisip natin at pinahalagahan ay dapat na iba sa mga hindi ligtas na tao. Ngunit, dahil sa lumang likas na hindi pa nababago, nahihirapan tayo dito. Nahihirapan tayo dito. Job 23 verse 13 at 14, basahin natin. Ngunit siya'y hindi nagbabago, at sino makakahimok sa kanya? Kung ano ang kanyang ninanasa, yon ang kanyang ginagawa, sapagkat kanyang lulubusin ang itinakda niya para sa akin, at maraming gayong mga bagay ang nasa kanyang isipan. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Naitatag na ang kalooban ng Diyos. Sinong makakabago sa Kanya? Hindi mababago ang kalooban ng Diyos. At anuman ang naisin ng Kanyang kaluluwa, yon ang ginagawa niya. Ang Diyos ay mayroong kalooban at nais niyang isagawa ang layunin niya sa atin. Nais ng Diyos na gawin ang Kanyang kalooban sa atin. Ngunit, kung hindi tayo susunod, ano ang gagawin niya kung hindi tayo sumusunod? Anong gagawin niya? Ihilahin niya tayo sa pamamagitan ng busal at pamingkaw. Sapagkat gagawin niya ang itinakda para sa akin. Nang si Job ay nasa gitna ng matinding pagdurusa, sinabi niya, ginawa niya ang nais niyang tuparin sa akin. May mga bagay din ang Diyos na gustong matupad sa bawat isa sa atin. May daan para kay Pedro. May daan para kay Esteban. At may daan para kay Pablo. Kung iisipin ko, mula nang maligtas ako, pinatnubayan ako ng Diyos sa daan kong ito. Ginabayan niya ako at iningatan upang huwag akong lumiko sa ibang daan. Hinaharangan niya ako tuwing mag-iiba ako ng daan. Ako ay kanyang ginabayan at pinatnubayan. Kanyang tutuparin ang itinakda niya para sa akin. Sa puso ng isang tao, ang panukala ay marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Malaya ka nga gumawa ng plano. Sa puso mo, pwede kang magplano, ngunit nasa Diyos natuparin ang kanyang kalooban. At maraming gayong mga bagay ang nasa kanyang isipan. Kaya pakatandaan natin na ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin. Maingat tayong binabantayan ng Diyos.
At ngayon, sa ating natitirang buhay, dapat tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang ninanais niya. Hindi niya tayo iniligtas upang gawin natin ang gusto natin. Iniligtas niya tayo upang hindi na mamuhay sa laman, sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit iniligtas niya tayo. Sa unang Juan, chapter 2, verse 15 at 16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay sa sanlibutan. Maraming bagay sa sanlibutan. Nakikita natin ang mga ito at may posibilidad na matangay tayo. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sa ibang salita, huwag ninyong hayaang matangay nito ang inyong puso. Ang masamang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, pagmamataas sa buhay. Huwag ninyong hayaang matangay nito ang inyong puso. Sa halamanan ng Eden, mayroong punong kahoy ng buhay at punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ang punong kahoy ng buhay ay nasa gitna ng halamanan. Kung kakainin nila ang bunga nito, mabubuhay sila magtakaylanman. At kung kakainin nila ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, sila'y mamamatay. Binigyan ng Diyos ang tao ng sariling pagpapasya upang makita kung susunod ba sila o hindi sa kanyang salita. Ang tao ay hindi robot. Malaya silang pumili kung susunod sa kalooban ng Diyos o hindi. Subalit ang diablo ay nasa likuran. Sinikap niyang ipakain sa kanila ang bunga mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sapagkat sa sandaling kumain sila nito, mawawalan sila ng karapatan na kumain mula sa punong kahoy ng buhay. Sinabi ng Diyos, huwag kang kakain. Sa araw na kumain ka niyon, tiyak na mamamatay ka. Mamamatay sila hindi dahil sa nakakalaso ng bunga, kundi dahil sa pagsuway sa salita ng Diyos. Ang tao ay kailangang pumili sa pagitan ng Diyos at ng Diablo. Kung susunod ba sila sa salita ng Diyos o salita ng Diablo? Si Lucifer na bumagsak dahil sinubukang maging kapantay ng Diyos ay nagsumikap na hilahin ang mga tao patungo sa impyerno. Naglagay siya ng puwang sa pagitan ng Diyos at tao. At ginawa niya ang lahat upang tuksuhin sila na sumuway sa salita ng Diyos. At pinahintulutan siya ng Diyos. Sige, malaya ka nga pumili kung makikinig ka sa akin o sa kasinungalingan ng Diablo. Si Eva ang unang tinukso ng Diablo. At sa pamamagitan ni Eva ay bumagsak si Adan. Ang pagsuway ay kasalanan. Nagpadala si Adan sa tukso ng Diablo. Ang bunga ay nakalulugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino. Ito yung pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at pagmamataas sa buhay. Maging sa ngayon, pinipigilan ng Diablo ang mga hindi ligtas na tao na maniwala sa salita ng Diyos. Kanyang sinasabi, nasaan ba ang Diyos? Ah, itong mundo? Kusa lang itong nabuo. Huwag mong alalahanin ng Diyos. Mag-enjoy ka lang sa mundo. Walang spirito, walang langit, walang impyerno. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan ng mga tao para takutin ka. Ganyan ang sinasabi ng Diablo. Ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata at pagmamataas sa buhay, ang tatlong bagay na ito ay patuloy na ginagamit ng Diablo. Ang mundong ito ay isinumpa dahil sa kasalanan. Gayunpaman, sinisikap ng mga tao na baguhin ang isinumpang mundong ito. Isinasulong nila ang sibilisasyon,
at sinisikap nilang pagandahin ang mundo na para bang gusto nilang gawing langit. At sinasabi nila na magiging masaya sa mundo sa hinaharap. Ngunit hindi ito mangyayari. Hindi ito mangyayari. Kahit ngayon, pwedeng may biglang mangyari. Pero tila wala lang ito sa kanila. Brothers and sisters, may mas nakakatakot pa ba sa henerasyon natin? Walang katiyakan sa henerasyon natin. Wala nakakaalam kung anong mangyayari sa isang araw. Isipin na lang natin ang North Korea. Gumagawa sila ng maraming sandatang nuklear. At naiulat na ibinebenta nila ang mga ito sa Russia, sa Hamas, sa Iran. Patuloy nilang pinagbabantaan ng South Korea sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga missiles. Para bang sinusubukan nilang magsimula ng digmaan. Gumagasto sila ng malaking pera para sa paggawa ng mga nakamamatay na sandata kahit na namamatay na sa gutom ang mga tao sa kanila. At hindi lang North Korea. Iba pang bansa tulad ng Russia at China ay nangunguna sa paglikha ng mga nakamamatay na sandata. Sinasabi ng mga scientist na kapag pinasabog ang mga sandatang nuklear, hahantong ito sa ikatlong digmaang pandaigdig. Hindi ito digmaan na may mananalo o matatalo. Ito'y digmaan na lilipol sa mundo. Nakasulat ito sa Biblia. Sa Ezekiel chapter 38 at 39, Zacharias chapter 14, Apokalipsis chapter 16, inilalarawan nilang lahat ang huling digmaan. At ito'y tiyak na mangyayari. Sa Isaiah 50, lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy, sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan. Sila ay masasunog at mamamatay sa apoy na sila mismo ang gumawa. Hindi na kailangang magpaulan ng apoy at asupre mula sa langit tulad ng nangyari sa Sodoma at Gomora. Sa Awit 7:13, nakamamatay na mga sandata ang kanyang inihanda, kanyang pinagniningas ang kanyang mga pana. Ano itong nagniningas na pana? Ito ay nag-aapoy na palaso. Noong unang panahon, sinisindihan nila ang palaso at pinalilipad. Ngayon, ang mga nag-aapoy na palaso ay nuclear missiles. Ang lahat ay nakahanda na. Ngunit kahit na nakasulat na ito sa Biblia, hindi ito pinapansin ng mga tao. Sinasabi nila, hindi naman yan mangyayari. Wala silang oras para pag-isipan ang kamatayan at hindi nila isinasaalang-alang ang Diyos at ang kanilang spirito. Bakit? Dahil patuloy silang inuudyukan ng Diablo. Sinasabi ng Diablo, anong kaligtasan? Anong spirito? Mag-enjoy ka lang sa mundo. Pag namatay ka, tapos na ang lahat. Wala nang kasunod. Gaganda pa lalo itong mundo. Patuloy na inuudyo ka ng Diablo ang mga tao upang huwag nilang pag-isipan ang tungkol sa Diyos. Binabaliwala nila ang Diyos, ang paghukom, at walang hanggang pagkawasak pagkatapos ng kamatayan. Tayo mga ligtas na Kristiyano, nakakaunawa tayo. Iisipin din ba natin na masaya dito sa mundo? Magpapaakit din ba tayo sa sanlibutan? Hindi. Kailangan nating humiwalay sa mundong ito. Hindi tayo naparito upang magkaroon ng mga makamundong bagay na walang kabuluhan.
Iniligtas tayo ng Diyos upang bigyan ng pag-asa sa maluwalhating kaharian ng langit. Sila na may ganitong pag-asa ay dapat na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa unang Juan chapter 2 verse 17, tingnan natin. Unang Juan chapter 2 verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ang lahat ng narito ay lilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Saan? Sa langit. Sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang mga tao ay pumupunta sa simbahan, umaawit ng mga himno, taimtim na sumasamba, nananalangin, at gumagawa ng mabuti. Gayunpaman, marami sa kanila ang hindi paligtas. Marami sa kanila ang hindi pa tunay na nagsisi. Marami sa kanila ang hindi pa lubos na bumabalik sa Diyos. Pumupunta sila sa church at nag-i-enjoy sa makamundong kasiyahan. Nakikinig sila sa salita ng Diyos at nakikinig din sila kay Satanas. Ayos lang ba yun? Silang tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay mga mananampalataya. Ngunit sinabi rito na hindi lahat ay papasok sa langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sila na naligtas ayon sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay para sa kalooban ng Diyos. Ang mga hindi ligtas na tao ay hindi kayang gawin ang kalooban ng Diyos. Sa araw na yon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? Marami sa mga tao ito'y mga pastor, elder, misyonero, gumagawa ng himala, nagpapagaling ng sakit. Gayunpaman, sasabihin ni Jesus sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin kayong gumagawa ng kasamaan. Ano ang kasamaan? Maliligtas lang ang tao sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ngunit inaakala nilang mayroon silang nagawa upang maligtas. Lumalapit sila sa Diyos na nagsasabi, ginawa ko ito at iyon, Panginoon, hindi mo ba ako nakikilala? Pag trumpeta ay hinipa na at pagdating niya ang badya, tayo naway masumpong ang katuwiran niya ang taglay. Pagtayo natin sa harap ng Panginoon, wala tayong sariling katuwiran. Naligtas tayo sa pamamagitan lamang ng katuwiran ni Jesus. Ngunit ang mga taong ito ay nagsasabi, ginawa ko ito at iyon sa iyong pangalan. Hindi mo ba ako nakikilala? Ito'y kasamaan sa harapan ng Diyos. At hindi nila ginagawa ang kalooban ng Diyos. Dahil sa hindi sila ligtas ayon sa kalooban ng Diyos, hindi nila kayang mabuhay para sa kalooban ng Diyos. Kaya sinabi niya, lumayo kayo sa akin. Impyerno ang bagsak kapag pinalayas sa harap ng Diyos. Ang mga hindi mananampalataya lang ba ang pupunta sa impyerno? May mga taong nagsasabing nananampalataya daw sila kay Jesus. Ngunit naniniwala lang sila sa pamamagitan ng kanilang labi. Kung makikinig ka sa kanilang patotoo, tama ang lahat, ngunit mali ang kanilang kilos. Kaya nga sa Santiago chapter 2, ipapakita ko ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya. Paano mo ipapakita? Anong gawa? Kung talagang naligtas ka ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ba dapat na mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos? Kaya
Kung naligtas tayo ayon sa kalooban ng Diyos, ayos lang ba na isipin natin na, ligtas na ako, hindi na ako pupunta sa impyerno, kaya kahit hindi ko nagawin ang lahat? Ang pag-iisip na ito ay mula sa Diablo. Ang Diablo ay kumikilos sa puso ng mga taong hindi ligtas upang pigilan sila na maligtas, upang pigilan sila na makilala ang Diyos. Patuloy niyang inaakit ang mga tao sa pamamagitan ng pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at pagmamataas sa buhay. Dapat ninyong malaman na kahit mga ligtas ay patuloy pa ding tinutukso ni Satanas upang huwag silang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos na matupad ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng ating buhay. Ngunit ang nakakatakot ay ito. Kung binabaliwala natin ang kalooban ng Diyos, yan ay pwedeng mangyari. Tinanggap mo ang kaligtasan at pagkatapos ay sasabihin mong ayos lang na baliwalain ang kalooban ng Diyos. Sa Santiago chapter 4 verse 15, kung luloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Kung luloobin ng Panginoon, ako'y mabubuhay. Ito ang nasa isip ni Apostol Pablo. Handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay din naman sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ganap niyang ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa Panginoon. Sa 1 Korinto 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Huwag magyabang sa walang kabuluhan. Huwag mong sabihin, gagawa ako ng malaking plano para sa aking sarili. Nagmamasid ang Diyos. Walang kabuluhan ang panaginip na iyan. Sa Jeremias chapter 45 verse 5, at ikaw, naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mong hanapin ang mga iyon. Gumagawa ka ba ng mga malalaking plano para sa iyong sarili? Huwag. Malaki man o maliit ang ginagawa natin, dapat ay malinaw sa atin kung para saan at para kanino tayo nabubuhay. Kung kalilimutan ng mga Kristiyano ang kalooban ng Diyos at mabubuhay lamang upang tuparin ang sarili nilang plano, ito ang pangunahing kasalanan sa Diyos. Kung ang mabubuhay ka para sa sarili mong plano at layunin, ito ang pinagmumulan ng lahat ng kasalanan. Ang kasalanan ito ay pangunahin. Ito ang pinagmumulan ng lahat ng kasalanan. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat magsumikap na makuha ang gusto nila, sa halip ay ipaubaya ang lahat sa Diyos at mabuhay na may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mabuhay man tayo o mamatay, kailangan nating ipaubaya ang ating buhay sa kamay ng Diyos at sumunod. Sa Mateo chapter 26 verse 39, si Jesus ay nanalangin sa Getsemani, "Hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Mayroong malaking sakit at kahihiyan sa krus. Ngunit tinanggap niya ang lahat ng ito. Si Jesus na siyang Diyos, banal at hari ng mga hari, ay pumarito sa mundo, dinuraan, sinampal ng mga sundalo, kinaladkad sa krus, at namatay tulad ng kaawa-awang makasalanan. Si Jesus, naranasan niya ang lahat ng bagay na ito. Si Jesus ay mayroong katawan na gaya ng sa atin. May katawan siyang gaya ng sa atin. At siya ay nanalangin, "Kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Ang Panginoon ay nanalangin ng parehong panalangin ng 3 beses. Nagpa siya siyang tuparin ang kalooban ng Diyos. Upang matupad ang kalooban ng Diyos, isinuko niya ang sarili niyang kalooban.
Sa Mateo 16:24, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Tayong mga ligtas ay sumusunod sa Panginoon. Upang makasunod sa Kanya, kailangan nating tanggihan ang ating sariling pag-iisip, pagnanais at kalooban. Dapat nating kalimutan at alisin ang lahat ng mga bagay na ito. Sa Kawikaan chapter 3 verse 6, sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin. Ibig sabihin, hayaang manghimasok ang Diyos sa plano mo. Kung ito'y kalooban ng Panginoon, gawin mo. Kung hindi mo alam, manalangin ka. Kung hindi pa rin alam, makipag-usap ka sa mga nangangaral ng salita o mga nakatatanda sa iglesia. At kahit na gustong-gusto mong gawin ang isang bagay, kung hindi kalooban ng Diyos, huwag mong gawin. Sa Roma chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kung hindi ito kalooban ng Diyos, huwag mong gawin, kahit na gusto mo. Kung kalooban ito ng Diyos, dapat mong gawin, kahit na ayaw mo. Mabuhay man tayo o mamatay, para sa Panginoon. Alam ninyo ang hymn ng ito, di ba? Sa buhay o kamatayan, Panginoon, mangyari ang iyong kalooban. Tigil! Sasabihin ng Diyos. Kailan ka ba nagnais na mabuhay para sa aking kalooban? Seryoso ka ba? Tatanungin niya tayo ng ganito. Sa Awit 33 verse 1, ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Ang papuri ay dapat natapat. Kung umaawit ka nang wala sa puso, hindi ito matuwid sa Diyos. Ganoon din sa panalangin. Kaya sa Santiago chapter 4 verse 17, sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ang kalooban ng Diyos ay mabuti. Kung alam natin ang kalooban ng Diyos, ngunit hindi natin ginagawa, ito ay kasalanan. Siyempre, bilang ligtas na Kristiyano, hindi naman tayo nandaraya, nandidigalig, nangaabuso, o gumagawa ng lahat ng moral na kasalanan sa mundo. Ngunit, kung alam natin ang kalooban ng Diyos, ngunit hindi natin ginagawa, kung gayon, wala itong pinagkaiba sa moral na kasalanan ng mga tao. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Sa Santiago chapter 1 verse 22 hanggang 25, maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos, ngunit kung hindi naman natin ginagawa, dinadaya natin ang ating budhi. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Minamasdan ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Kung nga pagtingin mo sa salamin may dumi sa iyong mukha, kailangan mong maghilamos. Dahil kung hindi, ano pa ang saysay ng salamin? Pag nagbabasa ka ng Biblia at nalaman mong may mali sa iyo, dapat mo itong itama. At kapag may natutunan ka pero hindi mo ginawa, hindi ito tama sa mata ng Diyos. Ang tumitingin sa sakdal na kautusan ng kalayaan at hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Kailangan nating sumunod sa salita ng Diyos at kung susunod tayo ay mayroong pangako ng pagpapala. Kung lalakad ka sa daan ng sanlibutan, sa tingin mo ba ay magiging maayos ang lahat? O lalakad ka sa daan ng Diyos kung saan may pagpapala?
Pumili ka. Sa Filipos, chapter 2, verse 13, sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ang Espiritu Santo ay nasa atin. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa gitna natin. Ang Diyos Espiritu Santo ay gumagawa sa atin maging sa pagnanais at sa paggawa. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang tumutulong sa atin na maunawaan ang biyaya ng Diyos at maligtas, tinutulungan din tayong maunawaan kung ano ang kalugod-lugod na kalooban ng Diyos para sa kanyang mabuting kalooban. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang tumutulong sa atin na maunawaan ang kalooban ng Diyos, kundi nagbibigay din sa atin ng pagnanais na gumawa. Ito ang ninanais natin, ang gawin ng kalooban ng Diyos. Di ba? Hindi niya tayo pinipilit na gumawa. Ipinaunawa sa atin ng Espiritu Santo ang kalooban ng Diyos at binibigyan tayo ng Espiritu Santo ng pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng lakas na gawin ang kalooban ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng lumakad sa Espiritu. Sa Hebreo chapter 10, verse 36, sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos ay tanggapin ninyo ang pangako. Pagkatapos maligtas, kailangan natin ang pagtitiis. Marami tayong mga kahirapan at pagsubok, at dapat nating pagtiisan ang mga kahirapan at sumunod hanggang sa katapusan. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang pagkatapos ninyong magawa ang kalooban ng Diyos ay matanggap ninyo ang pangako. Pagkatapos maligtas, nangako ang Diyos sa atin ng napakaraming bagay. Dapat tayong magtiis hanggang sa matanggap natin ang mga pangako ng Diyos. Kapag nakikita natin ang mga makamundong tao, nasasabi natin, nakakaawa naman sila. Hindi nila kilala ang Diyos at wala silang pag-asa. Ngunit ako ay hindi gaya nila. Oo, syempre iba tayo sa kanila. Gayunpaman, maging sa iglesia, may mga Kristiyanong namumuhay ayon sa laman na nagsasabi, mas mabuti ako kaysa Kristiyanong iyon. Naaliw sila kapag nakakakita sila ng mga Kristiyanong namumuhay ayon sa laman. Hindi tama yan. Ang mga ligtas na Kristiyano ay dapat na tumingin sa mga nangunguna sa pananampalataya. Kailangan nating tingnan si Jesucristo. Kailangan nating tingnan si Pablo. Si Pedro, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Dapat tayong sumunod sa kanila ng mabuti. Ang mga taong mas malaki ang pananampalataya sa atin, ang mga taong lumago na sa pananampalataya na nauna sa atin, sila ang dapat nating tingnan at gayahin. Huwag tayong maaliw sa pamamagitan ng mga Kristiyanong mas malala sa atin. At sa Gawa 13:22, natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, nagagawa ng buong kalooban ko. Habang naghahanap ng taong gagawa ng kanyang kalooban, natagpuan ng Diyos si David. At sa Gawa 13:36, sapagkat si David, pagkatapos niyang maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos, sa kanyang sariling salinlahi, ay namatay. Napakaganda. Namatay siya pagkatapos maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos. May nagtanong sa isang kantero, namatay ang tatay ko, ano kaya ang pwede kong isulat sa kanyang lapida? Nagtanong siya. Kaya sumagot siya, bumalik ka bukas, tuturuan kita. Kinabukasan, ano ba ang ginawa ng tatay mo noong nabubuhay pa siya? Sumagot siya,
Ah, wala namang espesyal. Mahilig siyang kumain. Kaya sabi sa kanya, sige, ganito ang isulat mo. Siya ay kumain at namatay. Hindi tayo dapat mabuhay na katulad niya. Kailangan nating sumunod sa kalooban ng Diyos at mamatay habang naglilingkod sa Diyos. Sa libingan ng kilalang ebanghelista na si D.L. Moody, nakasulat, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ito ay 1 Juan chapter 2 verse 17. Ang talatang ito ay nakasulat sa kanyang lapida. Ginawa niya ang kalooban ng Diyos at humarap sa Panginoon. Gaano kaganda? Ngayon, sa natitirang bahagi ng ating buhay at sa mga plano natin para sa taong ito, dapat tayong manalangin na magamit ng maayos ang ating oras at gawin ang ating makakaya para sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos, tutulungan tayo ng Diyos. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, kami na malayo sa inyo dahil sa aming mga kasalanan ay inyong kinahabagan. Sa pamamagitan ng inyong dugo ay pinatawad ninyo ang aming mga kasalanan. At naunawaan namin ang inyong biyaya at kami ay naligtas. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa. Ngayon, ang aming katawan at kaluluwa ay pag-aari ng Panginoon. Tulungan niyo po kami sa natitira naming buhay na sumunod sa salita ng Diyos. Ingatan niyo po kami upang huwag kaming mailigaw sa mga walang kabuluhang bagay ng sanlibutan at pagnanasa ng laman. Panginoon, alalayan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita at kapangyarihan ng banal na Espiritu. At gabayan kami upang makapamuhay lamang para sa kalooban ng Diyos. At patnubayan niyo po kami upang tumayo kaming walang dungis at kahihiyan sa harapan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.